Magandang araw po sa ating lahat. Hulyo na naman. Ang Hulyo ay isang buwan na ipinagdiriwang ng mga Hiswita o mga member ng Kapisanan ni Jesus, ang Kapistahan ni San Ignacio de Loyola. So, Hulyo 31, ang kaarawan ni San Ignacio sa langit. Ito ang araw ng kanyang pagpasok sa langit bilang isang banal na sundalo ni Kristo. At mainam po na intindihan natin at malaman kung ano ba ang kwento ni San Ignacio. Si San Ignacio, nung bata siya, ay tinatawag siyang Inigo. Si Inigo ay isang sundalo na nais maglingkod sa kanyang hari at kanyang reyna na bilang isang tapat na sundalo. Pero noong 1521, siya ay nakipaglaban kasama mga tropa ng Espanya laban sa mga Pranses. At doon, siya ay natamaan ng bola ng kanyon. Dahil doon, dinala siya sa kastilyo ng Loyola para doon ay magpagaling. Habang siya ay nagpapagaling, siya ay nag-isip-isip tungkol sa kanyang buhay. Sa isang banda, iniisip niya na paglilingkuran niya muli ang kanyang makamundong hari at reyna. Pero sa isang banda, naisip-isip din niya baka may ibang kaharian, ang kaharian ng Diyos na pwede niyang paglingkuran. Namulat siya dito dahil mayroon siyang nabasang dalawang libro. Ang unang libro ay ang Buhay ni Jesus. Okay? Paano ba sundin ang buhay ni Kristo, ang anak ng Diyos? Ang pangalawa ay mga buhay ng mga santo, kung paano nila isinasabuhay ang magandang asal, ang misyon ni Kristo dito sa mundo. Karamihan sa kanila ay nag-alay ng kanilang buhay para sa kaharian ng Diyos. Hindi lang sa kaharian dito sa mundo, kundi kaharian ng Diyos dito sa lupa para nang sa langit. At pagkatapos ng kanyang pagtalaga doon sa kastilyo, siya ay nagretiro. Doon sa pagretiro, doon niya pinagmumunihan, pinagdasalan, kinilatis kung ano ba ang kagustuhan ng Diyos. At dahil doon, napagtanto niya sa tulong ng Espiritu Santo kung ano ang misyon niya sa buhay. Kaya naisip niya na mag-imbita ng mga kasamahan upang magbigay ng katekismo, tumulong sa mga mahirap, at dahil doon, nabuo ang Kapisanan ni Jesus para magbigay ng katekismo nga at para maglingkod sa mga mahihirap. Kaya nung sila ay naging isang grupo, tinatawag nilang Kapisanan ni Jesus, makaibigan ni Kristo para sa isang misyon. May isang katangian si San Ignacio na hanggang ngayon pinapatuloy ng mga Hiswita, ng mga pari at mga hermano at mga laiko na partners o collaborators ng Kapisanan ni Jesus na ipagpatuloy itong hiyas na ito. At ito ay tinatawag sa Latin na Magis. M-A-G-I-S. Ibig sabihin ay more. Yung mas pa. Okay? Ang mas na ito o ang Magis ay nagmula doon sa prinsipyo at fundasyon ng buhay ng isang tao na pinagnilay-nilayan ni San Ignacio sa spiritual exercises o yung tinatawag nating banal na pagsasanay. At doon sa prinsipyo at fundasyon ng pagiging tao, sinasabi ni San Ignacio na tayo ay nilikha bilang tao para magbigay puri, magtalima, at maglingkod sa Panginoon. Sa Ingles, to praise, reverence, and serve God. At lahat ng bagay dito sa mundo ay ginawa at nilikha ng Panginoon para matupad natin ang ating tungkulin, ang misyon sa ating buhay,
to praise, reverence, and serve God. At sabi ni si Ignacio, gawin natin ang mas para matupad natin ang ating misyon bilang mga tao, bilang mga nilikha ng ating Panginoon. So yung mas pala o yung magis ay hindi lang paggawa ng maraming bagay. Ang mas din pala ay yung pagpapalalim ng ating pagkikilala sa ating Panginoon. Yung mas pala ay pagpapalalim ng ating nunayin sa ating kapwa. Paano ba natin paglingkuran ng mas tama, mas mabuti, mas mainam ang ating kapwa at ang ating bayan? Hindi la pala yung mas na marami kang gagawin para sa Diyos, kundi yung mas ay kalidad. Yung pagpapalalim, yung pagbibigay halaga. Sa Ingles, it's not doing more for Christ. It is rather being more for Christ. Kasi nais si San Ignacio na tularan natin si Kristo. Kaya doon sa pangalawang linggo ng banal na pagsasanay, yung grasya na hinihingi ng bawat magretiro ay, Panginoon, tulungan mo kaming mas mahalin ka para mas ibigin ka pa namin at para mas tularan ka pa namin. Kaya ngayong kapisan ni San Ignacio, inanyayahan tayong lahat na tumubo sa kalidad na yon, yung magis, yung mas, para paglingkuran natin ang ating kapwa ng mas at ibigin natin ang Diyos ng mas at para tayo ay maging mas malapit sa Diyos, mas katulad kay Kristo. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay, sa buhay at pagsamba. Ako po si Father Jason D. ng Kapisanan ni Jesus, kaisa ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po.